kanyang loving tinutukan ng inutukan ng aking buhay. Kung wala nung ako'y ma-opera, hindi na opera. Hindi ko alam pa kung didigising pa o hindi. Then ngayon, laging malakas ang salamat sa Panginoon, laging malakas ang katawan ko. At sa ngayon, wala pa akong walang nararamdaman. At kung may nararamdaman man, ay nakaramdam ng sakit dito sa likod ko. At napakahigpit na sakit. Hapon pa lang, masakit na. Ako po ay nagising na mga alas 2 ng madaling araw, talagang hindi ko kaya. Ang ginawa, nagpunta ako sa aming kwarto sa kabila. Nag-pray. Hanggang sa nararamdaman ko eh, parang wala na. Sabi ko, parang may hindi ko sa likod ko. Talagang nag-bless ako ng oras na yun. Talagang siguro may isang oras ako nag-pray. Hanggang hindi ako mabas ng kwarto, hanggang wala akong nararamdaman. Paglabas ko ng kwarto, nasa lupo ko si Miss Sister Ray. Nasa lupo ko sa paglabas. Ay, salamat, wala na isang taong nararamdaman ko dito. Napakasakit talaga. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ako'y yung kanyang talagang yung nararamdaman ko pa nung ako'y nasa Saudi. Marami akong mga nung ako nagsa Saudi, yung pinakahuli ko lang po oras, ay mga hindi oras, yung panahon sa Saudi, malapit na ako yung kung mag-exit na nun. Ako'y nakaramdam ng hindi maganda sa katawan ko. Kapag ako'y magtatrabaho ko, sa na palang forma ko, talagang hindi ko kaya ang trabaho, ako'y talagang hinang-hina, napakahina na katawan ko. Hindi ko kaya, parang hindi ko makakaya ituloy yung trabaho ko. Kaya, hanggang sa maharam na ako lang hindi maganda sa katawan ko, ang pagdating ko hindi na maganda. Lagi akong masakit ang tiyan ko. Kaya nagpa siya akong mag-report sa opisina namin. At ako nag-emergency exit. Exit na kagad dahil gusto kong magpagamot. Ayaw magpagamot sa Saudi. Kasi mahirap sa Saudi. Kaya sabi natin marunong ang mga doktor doon, pero mas magkakaling ang doktor dito. Kaya umuwi kagad na, nag-file ako ng exit at umuwi ako. Kaya pagdating ko dito, nakailang araw pa na ako, sinabi ko sa misis ko, kaya na magpapunta sa PGH, magpapagmunta ako. Talaga, ganang malakas ang loob ko. Talagang nilaksan ko ang loob ko, kinawiwala ako ang sakit ko. Kaya ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, talagang ako ay ganyang pinagaling. At inalis niya, okay na tanda ako, pero sabi nga ng Panginoon, ang takot ay may kaparusahan din sa atin. May kaparusahan din sa atin. Kapag tayo natatakot, may kaparusahan din. Kailangan malakas ang loob natin. Kaya salamat sa Panginoon. At ang mga aming mga problema na nanulutas naman lahat na may konting hindi ko kakaintindihan sa aking mga anak iniiling ko na lang sa Panginoon na maayos. Pero sa ngayon talaga to God to be glory. Masalamat sa Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan at buhay na walang hanggang. Nagpapasalamat po na po ako sa Tita Emet sa kahiran ng sasakyan sa punta ng Manila. At salamat din po sa Panginoon na hindi po nang binigay ng Panginoon na doktor na ako pa lang pati at bahapon ay hindi na po ako pinagbayad. Salamat sa Panginoon dahil managtulong po yun para sa amin. Ang pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon sa tatlong beses ko pong pagpapadialisis, sa dalawang araw kong unang nangyari, ako po ay sinama ng parangdam na sabay-sabayan. Kaya po yung saktantiyan, asma, pangakatinang katawan at pananampantan.
yung pagpatay mo, yung puntan mo beses na yun. At nung Friday po, nung pa-dialysis po ulit ako, ganun din po ulit na nangyari. At mas grumabi po yung aking sa dialysis bay, mas grabe nangyari sa akin na naroon na ako ay hindi makahinga, na nakaupo ay na-oxygen, na hindi ko na rin po kaya. At nawalan po ako ng malay, tapos nawalan po ako ng malay, bumulubula na po yung bibig ko, na ako ay maputla na maitim na, nakakala ko po ay wala na. At ang dugo ko po rin ay bumaba ng 58. Dapat po ako ay, kung hindi daw po ako, magigisi ng isang oras pa, talaga na daw po ako ng tubo sa bibig. Pero subalit, buhay na Diyos ang pinigaran ko, na naroon po ako ay nakalikover, na tumas po ang aking dugo na 100. Pero salamat po sa Panginoon dahil yung hinahawang pag ng kinahawakan ko ay nakita ko yung sukat ng pananampalataya na binigyan ko ako ng Panginoong buhay. Kaya po ako narito upang magpasalamat sa Panginoon sa kanyang tulong na binibigay at tulong din yung prayer para sa akin. Tulad din yung God.